Alam kong mali yung ginawa kong paglilihim sa'yo tungkol sa anak ko. Bahagi akong lumingon kay Sandro na mahimbing pa rin natutulog. I did that to protect him from others and from you. Masisisi mo ba ako kung ginawa ko yun? Humarap ulit ako sa kanya. Hindi ko naman kasi inaasahang mabubuo yung isang gabing may nangyari sa ating dalawa noon. Magulong utak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon sa ipinagbubuntis ko. Hindi ko maiwasang mapaluha. Takot ako sa katotohanan ng nabuntis lang ako ng isang lalaking hindi ko naman kilala sa pangalan at katauhan. I'm already here. Niyakap ako ni Franco at pinatahan. Sana hindi ka umalis noon sa kondo ko. Sana bumalik ka. Kasi hinanap din kita. He said while tapping my back. Wala akong lakas ng loob para gawin yun. Magulo din ang buhay ko sa mga oras na yun. Iniisip ko pa lang no kung hahanapin mang kita'y baka i-deny mo lang ang nangyari sa atin at isa pa. Iniisip ko na baka pamilyado kang tao. Ayoko mang gulo. I sob. Shh, tahan na. Hindi ko naman inasahang magkikita pa tayo muli eh. That is why I told you my son that you're far away. I understand now. Tahan na. Pero galit ka pa rin sa akin ni. Eh. Hindi mo na nga ako pinapansin kanina pa nang dumating ka dito. Parang hangin lang ako sa'yo. Bumuntunghin nga si Franco saka iniharap ako para magpantay ang mga mukha namin. It's just because you lied. Maraming pagkakataong magkasama tayo sa office para sana sabihin mo ng mas maaga. But still, you kept your silence. Bilang ama niya, hindi mo maaalis sa akin ang sobrang pagtatampo sa'yo. You kept my child away from me at mas wala ka pang balak na ipakilala ang anak ko sa akin. Higit sa lahat, sinayang mo lang mga araw na sana ay masaya rin kami mag-ama. I'm sorry, ayoko lang kasi ng gulo. Then I remembered his father niya sa wedding to Clara. Ikakasal ka na rin naman. Kaya mas minabuti kong dumistansya sa'yo. Napabuntungin nga siya. Yun bang dahilan kung bakit gusto mo mag-resign? Seryosong tanong niya. Hindi ako makatingin ng maayos sa kanya. Yes, because I don't want to ruin your wedding. Para hindi na rin umasa anak ko na nandyan ka lagi sa tabi niya while you have your own family. Hindi ko nalang binanggit ang isa pang dahilan kung bakit ko yung ginawa. It was not important at all. Ayoko rin namang magsumbong sa kanya para magkasira silang mag-ama. Bumuntong hininga ulit si Franco. Do you think kaya ko magpakasal habang may anak tayo? Do you even think kaya kong saktan ang damdamin ng anak ko? Sylvia? Napalunok ako, hindi pa rin ako makatingin sa kanya ng derecho at hindi rin ako makasagot. Sylvia, look at me now. Hindi ako tuminag, hindi ko siya kayang titigan sa mga mata at basahin ang nilalaman nun. Ramdam kong inangat niya ang mukha ko sa kanya. Why won't you look at me? Hindi ako sumagot, gusto mo ba ako mapunta sa iba? Hahayaan mo lang ba ako magpakasal sa iba? Ayaw mo bang ipaglaban ang karapatan ninyo ng anak ko? Napapakurap na tumitig lang ako sa kanya. Why don't you spill it? Come on, let me hear your answer. Boss, let me hear what you want me to do now. Ilabas mo ngayon ang lahat ng gusto mong sabihin sa akin. I sighed deeply before answering him. Ayoko magpakasal ka kay Clara kasi ayoko masaktan ng anak ko kapag nalaman niyang magkakaroon ka ng ibang pamilya. Ayokong paasahin mo anak ko na nandyan ka palagi kung kailangan ka niya. Ayoko rin isipin na naiiwan mo rin siya pagdating ng araw. My heart also wanted to say, ayoko magpakasal ka sa iba, period. But I had no right to say it kasi buhay at desisyon niya yan. Is that all? Tumango ako, para lang ba talaga sa anak ko ang dahilan ng lahat? Hindi na naman ako nakakatitig sa kanya ng derecho. Si Sandro lang naman talagang importante. Damdamin ng anak ko nakasalalay dito. I also don't want to see him disappointed. May ama nga siya pero may ibang pamilya. I said my heart was aching. So, you're telling me I'm not important to you right now? Bigla ako nagangat ng tingin kay Franco. Hahayaan mo ba talaga ako magkapamilya sa iba? Magpakasal sa iba? He asked me again seriously. Ilang ulit ako napalunok. Hindi naman sa ganun. He frowned. Then what? Aits. You want my honest answer? I badly need it. Kanina pa. Okay. Ayoko. Ayoko kasi gusto ko ako lang. Kami lang ng anak mo. Kami lang ang dapat na pamilya mo at kasama mo palagi. Ayoko rin magpakasal ka sa iba kasi paano kami ng anak ko. Sana pala hindi na nangyari ito kung ikakasal ka rin naman pala sa iba. Napabuntong hininga ako nang maramdaman kong mainit niyang yakap. Franco, makita ka ng bata. Iniwas kong sarili ko na maglakbay ang mga labi niya sa balikat ko. Tulog na tulog ang anak natin. Magsasalita na sana ako pero pinutol ako ni Franco. Hinila niya ako papunta sa dibdib niya. Halos hinila niya ulo ko para halikan ako sa labi.
Nagtagal halos ng ilang minutong mapusok niyang halik sa aking mga labi. He only stopped nang pareho kaming kinapos ng hangin. Hindi ka pa ba uuwi? Umiling siya at hinila ko sa braso niya. No, gabi na. Bukas ka nalang bumalik dahil tulog na rin ang anak mo. Upo ulit ako paharap sa tabi niya. I will stay here with you hanggat hindi pa lalabas ang anak ko. I grimaced. May pasok ka pa bukas. Baka hanapin ka ng tatay mo. Tumingin si Franco ng matiim sa akin. Don't worry about the company. It will run without my presence. And about that, I think he'll understand where I am right now kung malalaman niya itong magandang balita. Hindi rin kita kayang iwang mag-isa sa pagbabantay sa anak natin. Bigla ako nag-iwas ng tingin. Ayoko na sanang makaharap ang ama ni Franco. Pero alam ko naman na hindi po pwede yon dahil apo niya ang anak ko. Thank you, sabi ko sa kasumandal na ulit sa libdib niya. Are you still mad at me? Sa paglilihim ko tungkol sa bata, umiling siya. Hindi ko kayang magalit sa'yo ng matagal. Please stop this topic, boss. Huwag na nating balikan ang paglilihim mo sa akin ng anak ko. Bastang mahalaga, kilala namin ang isa't isa, okay? Umangat ang tingin ko sa kanya. Thank you. I smiled, then I caressed his face. Pagkatapos na masinsin ang usapan namin ay naging okay ng lahat sa amin ni Franco. Pinatawad na niya ako. Hindi naman nagtagal si Sandro sa ospital. Madali lang gumaling ang sugat niya dahil sa mabibisang gamot at ointment. Pero konting ingat pa rin dahil hindi pa rin siya pwedeng maglakad. Naka-wheelchair lang siya. Kami naman ni Franco ay todong alalay sa anak namin. Mula pagkalabas ng ospital ay walang palya si Franco sa pagbabalik-balik sa bahay para lang makitang bata at unti-unting makabawi. Halos wala na akong inaalala pa. Sa sobrang saya ko, nakalimutan ko nang may isa pa pala akong dapat paghandaan. Yun ay ang pagdating ng mga magulang ko. Mommy, your phone! It's ringing! Thanks for informing me, baby! Nakangiting hinalikan kong noo niya sa kalumayo ng bahagya. Hello? Finally, iha! Napakunot ang noo ko na marinig kong boses ni mama sa kabilang linya. Anak, nasan ka ngayon? Bumilis ang tibok ng puso ko. Sylvia, darling, hindi mo ba ako naririnig? Bigla ko tiningnan ang caller ID dahil hindi ko na yun na-check pa. Ang akala ko kasi ay si Franco lang ang tumatawag. Mommy? Yes, the one and only. Anyway, where are you, honey? Here, nasa bahay, mom. Perfect timing, iha. Maaari mo ba kaming sunduin ngayon? Kumabog ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Ha? What? I mean, sino pong susunduin, mommy? Mom chuckled. Siyempre, kami ni daddy at ang pamilya ng ate mo. We've just arrived a while ago here in Aia Terminal 3, iha. It sounds like you are not happy, anak. May himig pagtatampo na sabi ni mommy. No, nabigla lang ako. Hindi man lang kayo nagpasabi. Para sana napaghandaan ko itong araw na to. Para sana naihanda ko na rin ang anak ko. Gusto ko sanang idugtong. It's really a surprise, iha. Alam mo naman ding nanganak na si ate mo, right? Wala na ako magiging excuse pa sa ngayon para makaharap sila after 4 long years. Bakit sunod-sunod naman ang ganitong pangyayari sa ngayon? Oh God, nasan na ho ba kayo ngayon, mom? We're here. Pababa na kami ng plane. Kaya sunduin mo na kami, iha. Okay po, I'm coming. Please be quick, iha. We're dying to see you, anak. We missed you so much, bunso. I miss you too, mommy. Just give me at least 30 minutes to go there. Okay? Nabubulol kong sagot. Yes, iha. Mag-ingat ka sa pagdadrive, ha? I'm really dead now. I wish the luck sa Sandro. Nanginginig ang mga pa ako habang palabas ako ng kotse. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakarating sa Naiya Terminal 3. Sabado naman kaya mabilis pa sa 30 minutes ang biyahe ko. Nagbuntong ininga muna ako bago naglakas loob na magpakita sa pamilya ko sa arriving area. Sis! Ate! Napalunok ako habang napapasulyap sa mga taong nasa paligid niya. Oh God, nandito na nga talaga sila sa Pilipinas. Humakbang ako patungo sa kanila. Hindi ko pinapakitang kinakabahan ako. Agad ako yumakap kina mommy at daddy. Sabay halik sa mga pisngi nila. Napapaluha silang yumakap sa akin ng mahigpit. Pinupug ako ng halik ni mommy na parang bata. Si ate naman yumakap sa akin ng sobrang higpit. We miss you so much, darling. Mommy said, still in her tears. I miss you too, mom. Dad, ate, maluha-luha ko rin sagot. I miss you so much, Sylvie. Si ate na paboritong itawag sa akin palagi. Namiss din kita ng sobra, ate. Nagyakapan kaming ulit. Ang taba mo na, ate, but you're still pretty and gorge. Puna ko. Sinabi mo pa. Gumuso pa siya. Anyway, come and meet our princess.
Hinila niya ako palapit sa asawang si Kuya Bernard. Hey sweetie, this is your auntie Sylvia. She is our daughter Monica. Gumiti siya at saka pinisilpi silang napakakinis at namumulang pisngin ng sanggol. Oh baby Ika, ang cute-cute mo naman, sabi ko. Gising kasi to. Hi Kuya Bernard, hello Marcus. Bati ko rin sa matangkad kong pamangkin na panganin ni na ate. Nasa 7 taong gulang na siya. Hi Via, nice to meet you again. Sagot ni Kuya Bernard na nakangiti na din. Hello tita, humalis si Marcus sa pisngi ko. O dali na kayo, bunso doon na tayo sa bahay magpapatuloy ng kamustahan. Okay po dad, nautal kong sagot. Habang nasa biyahe kami buong pamilya, madalas ang pag-uusal ko ng panalangin. Nagsisimula na naman kasi akong kabahan sa mangyayari mamaya sa bahay. Sa kanilang matutunghayan, napalunok ako na sunod-sunod nang pumasok ng sasakyan sa loob ng bakuran ng bahay namin. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. May mga tanong sila sa akin pero hindi ko na masyadong maintindihan dahil ang tanging iniisip ko ay si Sandro. Alam ko naman tulog pa rin siya at nasa loob lang ng kwarto ko kasama si Nene. The house is still wonderful, Iha. Na-renovate mo bang bakuran? Si Daddy na palingalinga pa sa buong paligid pagkababa namin na sasakyan. Oo nga, hindi na ito tulad noong umuwi kami rito anak, pagsang-ay ni Mommy. Ngumiti lang ako ng bahagya. It's still a nice place. Oh really? I miss this house. Kaya lang ang init, pwede bang papasukin mo muna kami dahil nainitan na itong si Monica namin at ang panganay? Sabi ni ate na kalong ang anak sa mga bisig. Samantala si Kuya Bernard ay busy sa pagsamsam ng gamit sa sasakyan. Dali ate, pasok na tayo sa loob. Come to Tita Marcus. Pagpasok ay agad silang naupo sa malawak na living area. Binuksan ko malaking ceiling fan at ang malaking stand fan sa sala. Nakita ko sinalubong kagad ni Nanay Feli, sina ate, Mommy at Daddy habang ako naman ay pasulyap-sulyap sa pinto ng aking silid. Napalunok ako at napapatingin sa mga picture frame. Inutos ko na lang kasi kina Nene ang pagalis ng mga larawan na meron kami ni Sandro. Pero napansin ko may isang natirang picture frame namin ni Sandro. Yakap ko siya sa aking mga bisig habang ngiti-ngiti siya at labas ang dalawang dimples sa magkabilang pisngi. Hindi ko inaasahang napatingin doon si ate at lumapit. Who is this child? Ha? Napalingon din doon sina Mommy at Daddy. Nakakunot ang noong bumaling sila sa akin. Sino yung batang kasama mo anak? Mommy asked me while seriously looking at my eyes. Si Sandro ho. Mommy? Hindi pa katapos magpaliwanag nang may magsalita na sa itaas ng hagdan. Napalunok ako na makita kung gulat nilang reaksyon. Nakasunod ang mga mata nilang lahat sa tinitingnan ko. Titig na titig sila sa pagbaba ni Nene na kalong si Sandro. Kahit nanginginig ang mga tuhod ay lumapit ako sa pagbaba nila. Saka kumilos at binuhat si Sandro. Ne, pakiprepare muna ako ng merienda. Salamat. Humarap ako sa pamilya ko. Wala ni isang nagsasalita sa kanila. Wala ring nangahas na magtanong maliban sa munting ungol ng batang babae na buhat ngayon ni Kuya Bernard. Mommy, who are they? Inosenteng tanong sa akin ni Sandro. Pero isa-isa niyang tiningnan ang mga ito sa muka. Napalunok naman ako ng sunod-sunod. Feeling ko natuyuan na ako ng laway sa lalamunan. Para mas kinakabahan pa ako sa revelasyong mangyayari ngayon kumpara noong unang pagkikita ng mag-ama ko. Baby, do you still remember about the family album? Opo, sagot niya, saka namimilog ang mga matang sumulyap sa mga taong nasa harap namin ngayon. Yeah, I remember them, Mommy. My grandma, my grandpa, and tita, and also Marcus. Excited niyang sabi. What did the child say? Ate ask. Ano to, Sylvia? Nabiglat na gulat ako ng tumaging tingang malakas na boses na yun ni Daddy sa buong paligid. Hinigpitan kong pagyakap kay Sandro. Nakita ko natakot siya at yumakap din sa akin. Dad, ate, mom. I'm sorry. Biglang pumiyok ang boses ko na kahit paglabanan ko ay hindi ko pa rin napigilan. Kami ang sinurpresa mo, Sylvia. Mom also raised her voice. Mom, I'm sorry. Tumingin ako sa direksyon ni ate at nagpasak lolo sa galit ng mga magulang namin. Why? What happened? Nakakulot noong tanong niya. Kinuha muna ni Nanay Felix sa akin si Sandro para makapagpaliwanag ako ng maayos sa kanila. Nilapag niya ito sa upuan saka inayos ang paang may mga bandage pa. Anak ko ho siya. Sorry kung hindi ko pinalam sa inyo kung ano ba talaga yung nangyayari sa akin. I'm sorry ho. Alam kong kamumuhian niyo kapag nalaman niyo. Hindi ko na napigilan na pag-ahagos ng mga luha ko dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Nakayuko akong lumapit sa mga magulang ko.
At ito ho yung tunay kong dahilan kaya hindi ako nakakapagbakasyon every year dahil po kay Sandro, may son. Natatakot po kasi ako malaman yung mga nangyayari sa akin nang wala kayo. Sa tingin mo ba habang buhay mo may tatago sa amin ito? Galit na tanong ni Daddy. Lumapit sa akin si Nanay Felit, ninaluhan ako dahil siguro nararamdaman niyang nanginginig ang mga tuhod ko. Feli, pinagkatiwala ko sa iyong anak namin at... No, don't blame her, Mom. It was my fault. Labas na si Nanay sa mga desisyon kong ito. Ako ho ang may kasalanan. Ako lang ho, Mommy. Please don't cry. Napayuko ako ng maramdaman kumapit sa akin si Sandro. Pinalis ko mga luha at tinaplos ang pisngi niya. Baby, don't worry, Mommy. It's okay. Bahagi ako pa siyang initian para i-assure na okay lang talaga ako. Pinatatag ko ulit ang loob ko tumarap sa pamilya ko. Mom, Dad, Ate, alam ko hindi niyo ako maintindihan sa ngayon. Okay lang ho na magalit kayo sa akin pero please, huwag sa anak ko. Huwag niyo isama sa galit niyo sa akin ang anak ko. Nakita ko si Mami umiiyak na rin. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Mom, I'm so sorry. Please forgive me. Hindi ko inaasahan na sasampalin niya ako ng malakas sa pisngi. Isang sampal na kinatatakot at palahaw ni Sandro. Agad hinawakan ni Daddy si Mami. At si Ate lumapit din sa akin. Nasaan naman ang batang yan? Tanong ni Mami na pilit pinapakalma ni Daddy. Umiiyak lang ako habang hinahaplos ang pisngi kong namamanhid. Mommy! Naramdaman ko ulit si Sandro na yumakap sa magkabilang hita ko. Please don't hurt my mommy, please! Umiiyak siya habang nagmamakaawa sa mama at papa ko. Pumapadyak pa siya habang nakayakap at umiiyak sa harap ko. Ah, mommy! Nataranta ko ng mapaluhod ang anak ko sa paanan ko. Mommy, Daddy, blood! Turo ni Marco sa dugo sa paan ni Sandro. Oh my God! What happened to his feet, Sylvia? Tanong ni ate na nakatingin sa paa ni Sandro. Dati siya'y nataranta bigla. I cursed. Nakalimutan ko na hindi pa masyadong naghihilom ang mga sugat ni Sandro sa paa. Binuhat ko siya at inupo ulit sa sofa. Inutusan ko kagad si Nene na kunin ang medicine kit na nasa loob ng silid ko. Tinulungan ako ni ating gamutin ang sugat sa paa ni Sandro. Ah, Mommy, masakit! Masakit po, Mommy! Palahaw ni Sandro na mas ikinanginig ng mga kamay ko. Sorry, anak, sorry. Hindi sinasadya ni Mommy. Ate, lumuluhang humarap ako kay ate. I'm helping her, Sylvia. Calm down. Huwag ka mataranta at nadidiin ang mong kamay mong sugat niya. Lumingon siya sa akin. Calm down, Sylvia. Leave it to me. Ako na lang gagamot sa kanya. At saka ako pinaurong dahil sa nanginginig pa rin ako. Shh, hush, baby. Don't move. Tita Mira will clean your wound. Huwag ka na umiyak, ha? Natatarantang pinainom ni Nanay Feli ng antibiotic si Sandro. Ramdam ko lumapit ng bahagya. Sinumamit Daddy sa amin. Ramdam ko sa kanilang mga muka at kilos ang pagkabahalat na habag din sila sa pag-iyak ng anak ko. What happened to your feet, baby? Tanong ni ate kay Sandro na medyo tumatahan na. Dahil medyo matabilang anak ko'y agad niyang ikinuwento ang nangyari. Oh, next time ha, huwag mo nang gagawin yung baby, okay? Just call your ate Nene and Nanay Feli and your mommy to get what you need, understood? Natouch ako kay ate sa pinapakita niyang concern sa anak ko. Yes po, tita. Very good. Ayan, nagamot na ni tita. Masakit pa rin ba, baby? Tumango siya. A little, tita. Humihikpi niya sagot. The pain won't last anymore. Mamaya mawawala rin ang sakit, okay? Tumango si Sandro habang nakayaka pa rin sa aking dibdib. Ngumiti si ate at ginulong buhok ni Sandro. Umupo pa siya sa tabi namin. Honey, baby, come over here. Tawag niya kay Kuya Bernard at Marcos na nasa gilid lahat at nakikiramdam sa aming lahat. Mom, Dad, will you please sit down? Agad na maumpo ang mga magulang namin na wala pa rin kibo. Anyway, what is your name again, baby? I'm Sandro Luis Fuentes po, tita. Wow, ang cute naman ng pangalan ng baby, kasing cute mo din. Thank you po, tita. You're welcome, baby. By the way, I would like you to meet my babies. This is your cousin, Marcos and baby Monica. Anak, come say hi to your cousin, Sandro. Pinupuri na ate si Marcos sa kandungan niya. Hi, Sandro. Hello. And this is your Tito Bernard, Marcos and Monica's dad. Hi, Tito Bernard. Hello, baby boy. Bati rin ang asawa ni ate. How old are you today, baby? Tanong ulit ni ate. I'm 2 years old po, tita. Ah, very good at ang galing na magsalita at sumagot. Now look at them. Ginusun ni ate si ni mom at daddy. They are your grandmom and granddad. Sa pagtataka namin, bigla siyang nagtago sa braso ko. Why? Nagtatakang tanong ni ate. I'm afraid, tita. She hurt me, mommy. I don't like her. Umiling-iling pa si Sandro.
Napasinghap ako pati sa atin nagulat at bahagyang umiti. Ang lalo kong ikinagulat ay ang biglang pagtayo ni Daddy at lumakad patungo sa harap namin na anak ko. Unti-unting lumuhod si Daddy sa harap namin. Dad, I whispered, come over here, little boy. No, umiling-iling si Sandra at mas yumakap sa akin. Don't touch me, tita, sumaklolo pa siya kay ate. Mommy, you hurt me, ayaw. No, I won't hurt you, apo, sabi ni Daddy na may awang tinignan ang pag-iyak sa takot na anak ko. No, baby, grandpa won't hurt you, sabi agad ni ate at hinaplos pa siya sa ulo. Yes, sweetie, he and grandma won't hurt you, promise. Pagkumbinsi ko para hindi na siya matakot, umupo si Daddy sa tabi ni Mom habang kinakandong niya si Sandro. Baby, we won't hurt you, right, grandma? Tumango agad si Momming napapaluha pa. Oh, of course, ngumiti si Daddy at pinunasan ang basang pisngi na anak ko. Now stop crying, apo, it makes you ugly. Nahiyang yung mukot tumingin sa direksyon kong anak ko. Tumango naman ako at ngumiti. Listen, child, may hinahong tawag dito ni Daddy. We love your mom very much. Therefore, we also love you, baby Sandro. Yes, it's true, apo. Nakahinga ako ng tuluyan sa sinabi ni Mommy. Nagpakita sila ng pagmamahal sa aking anak at yun ang kinakaligaya ng diwa ko. I knew right at this moment ay tinatanggap na nilang apo nila sa akin. Ano mangyayari ngayong alam na ng pamilya ni Sylvia tungkol sa anak niya? Ano ang gagawin ng pamilya niya kapag nakaharap nila ang ama ni Sandro? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.